Amen. Purihin po ang Panginoon. Papagpalang araw po ng pananambahan sa bawat isa sa atin. Amen. Ayan, tingnan nyo nga po ang inyong mga katabi. Ayan. Praise God. Pagpasalamat po natin sa Panginoon ang presensya ng bawat isa na nakasama po natin, ang ating mga kapatid, sa biyaya po ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay na ibinigay sa atin ngayon upang tayo po ay sama-sama na mag-enjoy sa presensya ng ating Panginoon. Dahil po sa kanyang biyaya ng buhay at kalakasan, ay patuloy po tayo na nakagagawa, patuloy na nakapaglilingkod. Kaya, di ba, sabi nga, every gising is really a blessing from God. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At purihin po ang Panginoon sapagkat nung Friday and Saturday po ay natapos po yung ating leaders planning na ginanap po doon sa Tagaytay. Kaya po, sa mga susunod pong mga buwan na atin pong mga may kaugnayan sa ating gawain, ay yung napagmitingan po doon ay atin pong isasakatuparan upang ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na talagang maranasan natin yung pagtatagumpay sa tulong ng Panginoon ay atin pong makamtan sa tulong din po ng Diyos. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayo na lalo pang mag-alab sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Napaganda po na paalaala ng Panginoon doon sa pinahayag sa pamamagitan po ni Sister Babes kanina. Talagang patuloy tayong hinihikayat ng Diyos na talagang manatiling tapat sapagkat malapit na malapit na malapit na malapit nang dumating ang Panginoon. Amen po ba? So ito yung panahon para lalo talaga na paigtingin natin ang ating buhay paglilingkod sa Diyos. Hindi na po ito yung panahon para sabi nga ay parang nagliliwaliw, parang naglalakwat sa pananampalataya. Ito po yung panahon at pagkakataon para talagang lalo tayong maging seryoso sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat nung ang Panginoon ay naparito, seryoso po siya nung siya ay mag-alay ng kanyang buhay dun sa krus. Yun ay para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Kaya kung seryoso ang Panginoon sa ating buhay para iligtas tayo, ang ating tugon, dapat seryoso din tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi po siya nagbibiro nung inialay niya yung kanyang buhay dun sa krus. Amen po ba? Kaya dapat walang Kristiyano na nagbibiro lang din sa kaniyang pagsunod sa Panginoon. Na para bang uso ngayon, it's a prank. Para, di ba nung nagpapako ang Panginoon, para sinabi niya, it's a prank. Hindi, talagang totoo po yun. Nagkatawang tao ang Panginoon. Nilimot niya yung kanyang dating kalagayan bilang Diyos. Yung tunay niyang kalagayan bilang Diyos. At naging tao, literal na tao, para maranasan yung kalagayan ng isang pangkaraniwang tao para iligtas tayong mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya naman ang ating tugon, habang hinihintay natin ang Panginoon, maging masigasig tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, purihin po natin ang Panginoon. Ngayon pong pagkakataon na to, hilingin ko po kayo muli na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Lucas chapter 14. Luke 14, verses 25 hanggang 35. Lucas, kapitulo 14, talatang 25 hanggang 35. At muli ko po kayong aanyayahan na magsitayo. Tayo po'y sama-samang magbigay ng paggalang habang binabasa po natin ang salita ng Panginoon. Say amen nga po kung nandiyan na po kayo. Okay, sabay-sabay po natin itong basahin. Okay, sabi po dito, sabay-sabay po tayo. Sige, sumabay po kayo ng pagbasa ng malakas. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaari maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng kanyang ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping magiging may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ang lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos.
O sinong hari sa na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi mo nauupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban niya na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kilatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaari maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin, ngunit kung ito'y mawalan ng lasa, hindi na ito mapapaalat uli. Walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukunan ng pataba. Kaya't ito'y itinatapo na lamang ng mga tao. Makinig ang may pakinig. Tayo po'y muling magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa oportunidad na ito. Napatuloy mo kami, O Diyos, na iginagather sa iyong banal na tahanan. Kasama, O Diyos, ang presensya mo, ang pangungunan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. At masagana namin ina-enjoy ang iyong mga pangako, Panginoon. Ano pat sa kabila ng nararanasan namin sa aming panahon, tunay nga kami na sumusunod sa iyo, ay masasabi po namin, hindi kalugihan ang sumunod sa iyo, Diyos. Sapagkat ang pagpapasya na sumunod sa iyo, Panginoon, ay tunay nga pong kalooban mo, O Diyos. Kaya naman sa oras pong ito, alam namin hindi madali ang sumunod sa iyo. Ngunit sa oras pong ito, hayaan mo, Ama, na sa pamamagitan po muli ng iyong salita, ay patuloy na magbigay ng maliwanag na kaisipan sa bawat isa sa amin na ang aming pagpapasyang magpasakop sa iyong kalooban ang pinakamabuting ginawa namin, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang humahawak ng aming mga buhay and no one can snatch us out from your hands, O God. Kaya nandun po yung aming pagtitiwala. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo kami ng iyong aral, O Diyos, upang matatag naming kaharapin ang anumang mga hamon ng buhay sa tulong ng at gabay ng iyong banal na Espiritu na naghahari sa amin. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa iyo na may pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody shout aloud, Amen. Amen. Makakapo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Demands of being a disciple. Yan po ang ating bibigyan ng pansin. So sinimulan po natin ang taon na ito ng pagkukumit sa Panginoon na talagang this year ay sa tulong ng Panginoon, patuloy tayong susunod ng may marubdob na kalooban sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po ang binibigyan natin ng pansin ngayon ay may kinalaman po sa pagiging alagad. Ngayon naman po, ang bibigyan po natin ng pansin ay yung may kaugnayan po doon sa hinihingi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Meron po kasing hinihingi ang Panginoon sa atin na mga sumusunod sa kanya. Meron siyang demand para sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga piniling mga alagad. At ito po yung bibigyan natin ng pansin sa pagkakataong ito. Now, kung babalikan po natin yung mga previous verses ng chapter 14 ng Lucas, mapapansin niyo po dyan na meron pong pag-anyaya, may ginamit na talinghaga ang Panginoon na nag-aanyaya sa lahat na pumasok sa kanyang piging. Inanyayahan niya ang mga undeserving na makasalo doon sa piging na inihanda ng Panginoon. At nung inutusan niya ang kanyang mga utusan at sila'y lumabas, inimbitahan nila yung mga unang inimbita, pero nakalulungkot, hindi po nakadalo yung mga unang inimbitahan. At ang sabi, nagalit po yung nag-imbita, yung Panginoon, sapagkat yung mga inimbita ay inignore yung kanyang invitation. Ngunit later on ay inutusan niya uli yung kanyang mga utusan at sabi niya, sige, lumabas kayo sa lahat ng mga lansangan, sa lahat ng mga lugar at papilitin yung pumasok ang lahat ng mga dapat imbitahin at yung mga undeserving. Sila yung mahihirap, sila yung bulag, sila yung lumpo, sila yung pilay. At nung sinabi ng inutusan na nagawa na nila yung pinapagawa ng kanilang Panginoon, ang sabi nila, marami pa ring lugar doon sa piging na inihanda ng Panginoong ito. Sabi nga po ng Luke chapter 14, 23 and 24, sabi, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumasok rito o pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Now, gusto ko po makita sa atin dito
Yung paanyayang ito ay paanyaya para sa lahat. At ang unang tumanggi ay yung mga actually ito ay yung kingdom of God na dapat sana ay ni-enjoy ng mga Hudyo. Kaya lang sa halip na sumunod sila sa Diyos, sa halip na magpasakop sila sa ating Panginoon, ay kinutya pa nila ang Panginoon. Hindi nila sinunod ang ating Panginoon. At sabi, yung mga undeserving dito, ito yung mga Gentiles, tayo. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo itong paanyaya, ang mabuting balita ay dumating sa atin, tayo ang nag-enjoy. At ang sabi, pilitin mong pumarito mga tao upang mapuno ang aking bahay. Ngunit ang maganda po dito, sabi ng mga marami pang lugar. So kalooban po ng Diyos na ang kanya pong kaharian ay mapuno ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Talagang nag-aanyaya ang Panginoon. Hindi exclusive ang langit. Hindi exclusive ang kaharian ng Panginoon sa mga mabubuti. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. At napakalawak ng invitation ng Panginoon. Ngunit ang nakalulungkot, bagamat mayroong invitation, mayroong nagre-reject sa invitation. So tandaan niyo po, salvation is about receiving the gift of salvation. Wala tayong gagawin, ginawa na ang salvation, ang gagawin lang natin, tanggapin yung ibinigay na kaligtasan. Parang katulad dito, ang paanyaya ay maging kabahagi doon sa piging, pero nakalulungkot, merong mga tumanggi. Pero dito po, kalooban po ng Panginoon na mapuno ang kanyang tahanan, at kalooban din ng Panginoon na ang pupuno sa kanyang tahanan ay mga alagad na seryoso sa kanilang pagsunod sa kanya. Kaya nga po dito makikita natin itong verses 25 hanggang 35, dito na po sinabi ng Panginoon yung demand para sa kanyang mga tagasunod. Yung previous verses, yun yung paanyaya sa mga susunod sa kanya. Pero lahat ng susunod sa kanya ay merong demand na hinahanap ang Panginoon. Amen po ba? At ano po ang magiging, halimbawa, ikaw yung inanyayahan at alam mo na hindi ka karapat-dapat doon sa pag-anyaya na yon. Ngunit tumugon ka sa paanyaya. Hindi mo deserve, pero tinanggap mo at na-enjoy mo yung pagpapala. Ano ang magiging response mo doon sa nag-anyaya sa'yo? Di ba yung merong gumawa ng mabuting bagay sa'yo, pinahalagahan ka? Di ba, inaalala natin lagi yung kabutihan ng tao na yon? How much more ang ginawa ng ating Diyos sa bawat isa sa atin? Alam natin na bawat isa sa atin, we are undeserving of the love of God. Pero inimbitahan tayo ng Diyos sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay kanyang mga anak. Ngunit lahat ng anak ng Diyos, inaasahan ng Diyos na tayo naman ay sumunod sa kanyang anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, though we are undeserving. Amen po ba? So tama lang po ba na mag-demand ang Panginoon sa lahat ng mga iniligtas niya na sumunod ng maayos sa kanya? Tama lang po ba? Tama lang. Yung may utang na loob ka, lahat gagawin mo sa pinagkakautangan mo ng loob. How much more sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin? So pinapakita sa atin ng Panginoon na ang pagsunod talaga sa kanyang kalooban, seryosong bagay. Kasi seryoso yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito po sa passage na ating binibigyan ng pansin, makikita natin na meron siyang mga demand para sa bawat isa sa atin na tumugon sa kanyang paanyaya. At meron po tayong pag-aaralan na 5 demands of the Lord for all of us, His disciples. So ano po itong mga demands na ito? Ang una po, a disciple should love the Lord more than everything else, more than his family, more than even himself. Sabi po ng verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit kaysa akin. So makikita natin, unang-una sa demand ng Panginoon, that we prioritize Him in our lives.
Yun ang unang demand ng Panginoon. Kung alam mo na ang Panginoon, ang iyong Panginoon, ang Diyos, ang iyong Diyos, ang unang demand ng Diyos sa buhay mo is put Him first in your life. Tama lang po ba yun? Tama lang po. So the Lord demands that we put Him priority over everyone else. Una siya sa ating buhay, hindi siya last option na katulad ng dati nating ginagawa. Marami tayong oras sa ibang mga bagay, pero pag para sa Panginoon, minsan wala pa nga sa listahan ng Panginoon. Kaya inaayos ng Panginoon ang ating buhay once we decided to follow Him. Itinatama niya na yung ating mga priorities, and the true priorities or top priority ay ang Diyos sa ating buhay. Yun ang tamang order. Amen po ba? Ayan. Kasi po, alam ng Panginoon na sabi niya rito, hindi maaari maging alagad ko sino bang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, anak. Alam kasi ng Panginoon na minsan, itong kaugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay, minsan ito yung nagiging hadlang para masunod natin ang lubusan ng Panginoon. Sa totoo lang, minsan yung kaugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay, ito yung nagiging hadlang sa pagsunod natin sa Panginoon. Now, hindi po ibig sabihin na nagtuturo ang Panginoon ng hatred over our loved ones. Hindi po. Ang tinuturo lang dito ng Panginoon is yung tamang priority ng pagmamahal. Kasi alam natin na, di ba, lalo na ngayon, Pebrero na naman. At ito yung love month na naman sa buong mundo. And people will do crazy things for His love. Ano bang mga... Kahit minsan, nakakatuwa ng mga bagay, ginagawa po ng mga tao para sa kanilang mga minamahal. Nakikita natin yung iba't ibang uri ng mga proposals. Di ba? May mga nag-propose na kung saan sa mga lugar na talagang parang isipin mo para lang sa proposal. Ginagawa yon. Bakit? Kasi nga mahal nila yung kanilang, gagawin nilang lahat para lang sa kanilang minamahal. At dahil nagawa na ito, yung iba naman hihigitan pa. Gusto niya naman gumawa pa ng ibang uri ng proposal. Well, wala pong masama dito. Kasi tama naman yun, ipakita mo ang iyong pagmamahal para sa iyong minamahal. Pakita mo kung gaano mo siya talaga kamahal. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, kung nagagawa mo yan sa iyong minamahal, can you do that? More than, magagawa mo ba yan ng higit para sa akin? Kasi minsan, hinihingi ng Panginoon na talagang unahin natin siya. Kasi mas una talaga nating naiibig ang ating mga mahal sa buhay at minsan naiitsapwera ang ating Panginoon. Handa tayong gumawa ng mga ridiculous na mga bagay para lang ipakita natin ang ating pag-ibig sa ating mga minamahal. Pero ano na ang kaya nating gawin para sa Panginoon na pagpapakita ng ating pag-ibig sa Kanya? Di ba? Kung minamahal natin ang Panginoon, yung unahin natin siya sa unang araw ng linggo, ay pagpapakita na priority natin ang Panginoon. Kasi mahal natin siya eh. Pero kung ang pagmamahal natin sa Panginoon ay mas napapalitan ng mga gawain na inuuna natin para sa ating mga mahal sa buhay at naiitsapwera ang Panginoon, hindi natin ipapakita sa Panginoon that we really prioritize Him in our lives. Kumbaga itinatama, hindi nakikipag-compete ang Panginoon sa atin sa para bang isang taong insecure na gusto ng Panginoon. Hindi, ako lang ang iibigin mo. Hindi po insecure ang ating Panginoon. Amen po ba? Itinatama lang niya yung kaayusan ng ating pagpapahayag ng pagmamahal. Kasi pagtama po yung order ng pagmamahal, love God, tapos love others, yourself. Yun yung kaayusan eh, di ba? Pagtama po yung order ng pagmamahal, tama yung pagmamahal mo sa Diyos, hindi pwedeng hindi tama ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kasi ang nakukuha mong pagmamahal ay tama dahil sa iyong kaugnayan sa Diyos, hindi po pwedeng hindi tama ang pagmamahal ang ibibigay mo. Pero kung iniisip mo na maibibigay mo ang tamang pagmamahal sa iyong kapwa, pero hindi mo naunawaan kung anong pag-ibig ng Diyos sa iyo, maling pag-ibig ang maibibigay mo sa iyong kapwa. So, maling order. Pag mali ang order, ito ang dahilan kung bakit our lives are messed up because we don't know yung tamang priority ng pag-express ng ating pag-ibig. Kaya dito, tinuturo ng Panginoon na
itama natin yung order ng ating pagpapahayag ng pagmamahal. Hindi siya nakikipag-compete sa ating pagmamahal. Itinatama lang niya na unahin niyo ako at ibigin niyo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Bakit po minsan na may mess up natin ito? Ito po kasi sa sanglibutan. Sa sanglibutan, pag hindi natin alam ang tamang order, di ba dapat ang tao minamahal? Ang Diyos dapat minamahal. Pero ito po sa sanglibutan, we love things. Ang mga gamit, dapat ginagamit natin. Pero sa mundo, we use people. E nasa ng Diyos? Minsan, neglected. So, instead of loving God, loving others, tapos yung mga things, we use them as God's provision. Pero pag mali ang order, anong nangyayari? We love things, we use people, we manipulate people para mangyari yung gusto natin, and forsaking God. Yun yung nagiging kaayusan. Bakit? Kasi hindi nakita yung tamang pag-ibig mula sa Diyos. But when we as a disciple of the Lord, naunawaan natin yung tamang expression, tamang order ng pag-ibig, if we know how to love God, we will express right love with our fellow men. Meron po isang kwento, ito po isang Indian story, na ito po ay sa pamamagitan po ng istoryang ito, kasi po ang pag-ibig ng Diyos talagang gustong maunawaan ng kahit nang hindi mga nananampalataya sa Diyos. Gusto nilang maunawaan, ma-express, ma-explain, ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Now, meron pong kwento at ayon po doon sa isang storya, merong isang ina na labis ang pagmamahal sa kanyang anak na lalaki. Kaya lang itong anak na lalaki niya talagang sobrang pasaway. Wala na po itong ginawa kundi maglakwatsa, hindi umuwi ng bahay, mga ilang araw, walang pasabi sa magulang kung nasan siya. Tapos pag-uwi itong lalaki na ito, ang gagawin lang po, kakain, kukuha ng gamit, tapos aalis na naman. At wala na namang balita ang nanay kung saan na nagpunta itong kanyang anak na lalaki. Pero dahil itong nanay na ito, nalabis ang pagmamahal sa kanyang anak, kahit ganito ang ginagawa ng kanyang anak, pag-uwi, ipiprepare niya yung mga pangangailangan, at lalong-lalo na, laging ipiprepare niya yung paboritong pagkain ng kanyang anak. Kasi matagal niyang hindi nakakasama. So ipiprepare niya yung paborito niyang pagkain. And one time, sa pagliliwaliw po ng anak na lalaki na ito, meron po siyang nakita na isang napakagandang dilag na talagang bumihag ng kanyang puso. Ayaw niya ng pakawalan. Parang sabi niya, hindi ako mabubuhay kung wala siya sa akin. Wow! Para mga nag-aaral na estudyante, hindi ako makapag-aral, hindi ako makapag-concentrate. Di ba? Mga ganun. Ano? So, ganun din yung kanyang kaisipan. Sabi niya, hindi ako mabubuhay kung wala siya sa akin. Kaya, magkalayo po ang agwat ng kanilang buhay. Mahirap sila, at itong dilag na ito ay mataas ang antas ng buhay. Ang problema po, ayaw din naman ng babae sa lalaking ito, kaya lang napaka-persistent nung lalaki. Alam niya naman ang isang taong nagmamahal, gagawin ang lahat para lang maabot niya, makuha niya, sabi, di ba? Lalanguyin ng mga dagat, aakyatin ng mga bundok, susungkitin ang buwan. Di ba? Pag nangliligaw, ang galing sa mga ano eh, no? Tapos, sige nga, pagsibak mo nga ako, pasensya na, kasi may ubo ako eh. Pero yung lalanguyin daw ang mga dagat, aakyatin ang bundok, ang galing mga ako, pero pag-igib mo nga ako ng tubig, may gagawin ako. Pero yung tunay na nagmamahal, talagang persistent sila kahit ano gagawin. At ito yung lalaki na yon. Kaya nung makita ng babaeng ito na talagang ganun siya ka-persistent para ipursue siya, nag-device po siya ng plan, nag-isip siya, paano ba niya mapapatigil itong lalaking ito sa pagmamahal sa kanya? Kasi talagang annoying na din eh. So nag-isip po siya, and one day, nung dumating po ang lalaking ito, meron na po siyang naisip na plano. Ang sabi niya, kung talagang gagawin mo ang lahat para ipahayag mo ang iyong pag-ibig sa akin, kung talagang sinasabi mo na gagawin mo ang lahat para lang patunayan mong mahal mo ako, ibigay mo sa akin ang puso ng iyong ina. Mm-hmm. Alam niyo nung marinig yun ng lalaki, dali-dali. Kasi gusto niya talagang ma-win yung kanyang, yung magandang dilag na to. So, dali-dali po, umuwi po siya. At
Pagdating po doon sa kanilang bahay, again, umakita siya niyang, ng kanyang nanay, kinumusta agad siya, inasikaso, at ipinaghanda agad ng paborito niya uling pagkain. At yun yung nakita ng lalaki na pagkakataon para isakatuparan yung nais niya makuha ang puso ng kanyang nanay. So habang nakatalikod at nagpe-prepare, excited yung nanay dahil dumating yung kanyang minamahal na anak, nagpe-prepare siya ng pagkain. Sinamantala ng binatang ito, tinaga yung nanay na nakatalikod at kinuha yung puso ng kanyang ina. At dahil nakuha niya na tuwang-tuwa at sa pagmamadali niya hawak ang puso sa isang kamay, hawak ang itak sa isang kamay, sa pagmamadali po niya, natalisod po siya. Tumalsik yung puso, yung itak na hawak niya ay tumusok din sa kanya. Na siyang unti-unti na kumukuha ng kanyang buhay, nanghihina na po siya. At ayon dun sa kwento, yung puso daw po na tumilapon, parang biglang lumakas ang tibok at parang nagpipilit na lumakad, nagpipilit na abutin. Dahil nakikita niya yung kanyang anak naghihingalo, ito yung isang ina kahit puso na lang na hindi na makalakad, nagpipilit pa rin ayon dun sa kwento na parang ipinoproject talaga nila. Ganon katindi ang pagmamahal ng mga ina sa kanilang mga anak kahit gaano pa ito kasama. Na itinutulad nila na ganyang umibig ang Diyos na kahit napakasama natin, nagpipilit pa rin ang Diyos na ipadama yung kanyang pagmamahal sa atin. Pero hindi po yun yung point, yung pag-ibig ng nanay ang gusto kong makita natin dito. Ang gusto ko po makita natin dito ay itong binatang ito na dahil sa kanyang maling pagmamahal, papatay siya para lamang patunayan na siya ay nagmamahal. Papatay siya, kahit mahal niya sa buhay, papatayin niya para lang patunayan na siya'y nagmamahal. Samantalang ang sabi ng Panginoon, ang mga alagad, ibibigay ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Kaya niyo po ba na pumatay para sa Panginoon? Well, hindi yun ang hinihingi ng Panginoon. Kaya hindi tayo papatay. Iaalay natin ang ating buhay kasi yan ang tunay na pagmamahal na tinuturo ng Panginoon. Kung paano nag-alay siya ng buhay dun sa krus, walang sino man na makasusunod sa kanya na hindi kayang ialay ang buhay para sa iba. Pero yung iba, yung alam nilang pagmamahal, gagawa sila ng masama para sa kanilang sarili. Pero dito pinapakita sa atin mga kapatid sa Panginoon, ano ba talaga ang tamang pagmamahal? Ang pinapakita sa atin dito ng Panginoon, na sabi nga po dito sa ating binasa, walang sino man na pwede maging alagad ko na ang kanyang kalagayan ay, sabi nga po, hindi niya iibigin ang Panginoon ng higit sa kanya. Sabi po dito, hindi maaari maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, maging sa sarili niyang buhay ng higit. So, ano pa sabi? At ang sino mang hindi, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin that we love Him above. At yung pagmamahal natin sa Panginoon ng higit kaysa ibang mga bagay, kaysa sa mga ibang mga tao, ay maipapakita natin yan kung talagang inuuna natin siya. Hindi dapat maging hadlang yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay na ang Panginoon ang nahuhuli o naisasantabi. A disciple should love the Lord above all else. Kaya nga kung natatandaan ninyo, nung si Apostle Peter ay, nung ang Panginoon ay nag-resurrect, tapos mga ilang panahon pa na nakasama niya ang mga alagad bago siya umakyat ng langit, bago mag-ascend. Diba si Peter, tinanong niya, Peter, do you love me? Tatlong beses, Peter, do you love me? Actually, sabi niya, do you love me more than this? So dapat pala ang pag-ibig natin sa Panginoon ay higit sa mga bagay. Hindi sinabi kung ano yung mga, yung sinasabi ng Panginoon kay Peter na, Peter, do you love me more than this? Maaring ang tinutukoy ng Panginoon, mas mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal ng mga alagad na ito na ipinapakita sa akin? So talagang nagde-demand ang Panginoon ng pagmamahal sa atin. And minsan, yung pagmamahal na yan ay ang pagmamahal na umaagaw sa pagmamahal ng Panginoon ay mga bagay ng mundo. Kaya minsan pwede tayong tanungin ng Panginoon, do you love me more than this? Kasi
Mas may time ka sa computer, sa gaming, paggawain na ng Panginoon. O kaya minsan, nasa gawain ng Panginoon dahil puyat sa marathon, sa telenovela, pagdating sa gawain ng Panginoon, pinangyayari na yung pangako ng Panginoon na ang mga matatanday magiging makakakita ng mga pangitain, mananaginip. Kaya maging sa gawain ng Panginoon, natutulog na, pinupulpil yung kanilang mga... Di ba minsan, para bang yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi talaga nakikita na siya ay priority. Kasi hindi nakikita sa ating buhay. Ito pa po. Bakit po dinedemand ng Panginoon na tayo ay magbigay ng ating ikapo? Sa mga Israelita, di ba, inutusan talaga sila. Lalo na doon sa Malakay. Kasi nakalimutan na nila eh. Ano kaya ang dahilan bakit sinabi ng Panginoon na magbigay ng ikasampung bahagi? Di ba, sabi nga doon, ninanakawan ninyo ako kapag hindi ninyo ito ginagawa. Pero yung verse 17 ng Malakay, ang ganda. Sabi ng Panginoon, 11. Hindi niya padada, hindi ka makaranas ng mga peste sa inyong mga pananim, 'di ba? Yun ang gusto natin, yung mga pagpapala na 'yon. Pero pagdating doon sa pangako ng Panginoon, ibigay ninyong buong-buo, hindi natin 'yon masunod, pero gusto nating i-claim yung pangako, ang inyong mga pananim, ang inyong mga ano, hindi pepestehin, hindi kayo makakaranas ng mga sakuna, hindi kayo maghihirap. Pero ang tanong, bakit gusto ng Panginoon na ibigay natin yung bahagi na yon? Kasi kung kaya mong ibigay yung 10% sa Panginoon, pagpapakita yon na priority mo siya sa buhay mo. Yung sinasabi mo, nagtitiwala ako sa Panginoon. Kasi kung hindi mo kayang ipagtiwala yung maliit na bagay na yan sa Panginoon, dun pa lang sa maliit na test, hindi mo kayang ipagtiwala sa Panginoon ang malaki. E samantalang sa bagong tipa ng utos, give cheerfully. Kung ikaw ay nagbibigay ng 10%, kung susukatin yan, yung pagbibigay ng cheerful, kasi sabi dyan, di ba, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa palagay nyo, pag nagbigay kayo nga, hindi nasisihan sa 10%, yung binigyan nyo kaya, nagbigay kayo ng regalo na basta na lang. Kung kayo hindi kayo nasisihan sa ibinibigay nyo, alam nyo hindi pa sapat yun, pero dahil yun lang ang kaya nyo, ibinibigay nyo. Di ba? Minsan pag nabibigay tayo regalo, gusto naman talaga natin bigyan ng karapat dapat na regalo yung binibigyan natin. Kaya alam, minsan yun lang ang kaya. Kaya ano ginagawa natin? Ibinibigay pa rin natin. Tama po ba? Kasi gusto nating i-cheer. Gusto nating masiyahan yung binibigyan natin. Yun ang kaya natin. Kaya ang Panginoon, mapapansin nyo, hindi niya dinemand na yung 90% ang kanya at bagamat deserve niya yun dahil siya naman na nagbigay ng lahat ng bagay, pero gusto niya subukan tayo na kaya mo kaya na talagang ipakita na ako ay priority sa buhay mo, sa finances mo. Magagawa mo ba na masunod itong bagay na to na talagang kung sinasabi mo, ikaw ay aking alagad, kaya mo ba na unahin ako sa iyong buhay maging sa aspeto na to? Andyan po ba kayo? Pagdating doon sa finances, nasasabi nyo, ay hindi, alam naman ng Lord, alam ko Lord, mayaman ka. Hindi issue dito yung kayamanan ng Diyos. Ang issue dito, are you willing to follow the Lord? Handa ka ba na sabihin na, Panginoon, alam ko na hindi mo to kailangan, pero nais mo na magtiwala ako sa'yo. Kaya kapag ka ganun ang iyong pagsunod sa Panginoon, nakakasunod ka, pinapakita mo sa Panginoon na ikaw, priority mo siya sa iyong buhay. Bakit ginawa ng Panginoon sa ating panahon sa New Testament? Bakit ang Sunday, ang ating araw ng pagsamba? Alam natin, noon, Sabat. Ang Sabat ay huling araw ng Linggo, pahinga. Pero bakit Sunday? Sunday is the first day of the week. Tama po ba? Sunday is the first day of the week. At bakit natin ginagawa ang unang pagsamba? Lahat naman ng araw talaga ay banal. Pero nais nating simulan ang araw na inuuna natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya kung sinasabi natin na mahal ka namin, Panginoon, inuuna ka namin sa aming buhay, hindi mo babaliwalain ang araw ng pakikipagtagpo mo sa Diyos. Why? Because as a disciple, you are showing your love for the Lord. That He is above else. Andyan po ba kayo? A disciple should love the Lord above everything. At dapat nakikita yan sa atin. At yan yung demand ng Panginoon. Kaya dapat yung pag-ibig na yan, ibigay natin sa Panginoon sapagkat nararapat. Sabi nga, seek first His kingdom,
His righteousness. So again, yung priority. Hinihingi ng Panginoon ay prioritize natin siya, ang kanyang kalooban. And all these things shall be added unto you. Minsan gusto natin shortcutin. Ang gusto lang natin, and all these things, ayaw nating isik ang kalooban ng Panginoon. Ayaw nating isik ang righteousness ng Lord. Pero Lord, give us everything. Kaso hindi, ang susi, seek first His kingdom, His righteousness. Huwag ka nang humingi. Blessings can overtake you. Deuteronomy chapter 28. Pag binasa po natin, verse 3. Sabi, pwede kang i-overtake ng blessing. Habang sumusunod ka, sumusunod sa iyong pagpapala, nasa una sa iyong pagpapala. Ibig sabihin, sa panahon na pangangailangan mo, pag sinabi po yung sufficiency, hindi po kailangan nandyan lahat. Ang sufficiency natin ay nasa Panginoon. Ibig sabihin, kung mapapansin niyo po, ang tao ay yung taong greed, nag-hoard. Kasi gusto niya talaga, secured siya. Pag nangailangan siya, nakikita niya na lahat ng kailangan niya nandyan. Pero yung taong ang kanyang sufficiency ay sa Panginoon, hindi mo kailangang makita lahat ng mga pangangailangan mo kasi sabi ng Panginoon, ano mang kailangan mo, humingi ka. Ibig sabihin, kung alam mo na ang Panginoon mo ang magsusupply ng iyong mga pangangailangan, ano mang oras, para bang ang storage ng Lord available sa'yo, pag mangailangan ka, hingi ka lang, pupunta ka lang. Di ba? So hindi mo kailangan mag-hoard ng maraming mga bagay para lang masabi na, I'm sufficient. Hindi. Ang sufficiency natin ay nasa Panginoon. Hindi natin kailangan mag-hoard para masabi na tayo ay sagana. So, napakahalaga po ng unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Now, hindi naman ito nagtuturo na magkaroon tayo ng hatred sa ating mga mahal sa buhay, pero yan po ang mangyayari. Kumbaga, habang inuuna mo ang Panginoon, minsan hindi ka naiintindihan. Kaya, ang nangyayari po, bilang disciple, you must be willing to be hated because of your love for the Lord. Kasi minsan, iimbitahan kang, KJ mo naman, bakit mas priority mo yung pagdalo na yan? Hindi mo na ba kami, minsan may mga ganang ano, no? Mas mahal mo ang Panginoon, ba't kami? Parang laging ang issue ay God and family. Pero sabi niya ng Panginoon, ihanda niyo ang inyong sarili kasi kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Matthew 10:22, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. There will be times na hindi maintindihan ng inyong mga mahal sa buhay ang inyong desisyon na inuuna ninyo ang Panginoon. Pero alam ng Panginoon yan. And later on, maintindihan din ng mga mahal ninyo sa buhay kung gaano kahalaga yung inyong desisyon ng pagsunod sa Panginoon. Ang mahalaga, unahin niyo ang Panginoon. Number two, a disciple should consider himself dead to self but alive in Christ. Sabi po nung verse 27, ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaari maging alagad ko. Makikita po natin na bilang disciple, ang binigyan ng pansin dyan ay cross at hindi crown. Sino mang magpasan, masarap pasanin yung crown, ano? Para kang Miss Universe. Di ba? Yun ang pinaglalabanan sa mga ano, beauty title. Eh. Di ba? Dapat may crown ka at ano mo yan, ipoproject mo yan, igagala mo yan. Ang sarap na crown ang daladala mo kasi prestige ang inaano nun, ang sinasabi nun. Pero yung cross, para magpasan ng cross, sino ang gustong magpasa ng cross? Walang sino man ang gustong magpasa ng cross kasi it means sacrifices. Ang cross ay kahihiyan. Pero sabi ng Panginoon, kung ikaw ay kanyang alagad, kailangan magpasan ka ng krus bilang pagsunod sa Panginoon. Kasi ang hindi nagpapasa ng sariling krus ay hindi pwedeng maging alagad ng Panginoon. A real disciple knows that before the crown is the cross. Alam naman natin na sa pagsunod natin ito, yes, may naghihintay na crown. But before the reward, before the crown, kailangan muna nating sumunod sa Panginoon. Magtiis, alang-alang sa Panginoon. Amen po ba?
At si Apostle Paul, naunawaan po niya ang pagpapasan ng krus ng Panginoon. Kaya sabi niya po sa Galatians chapter 2, verses 19 and 20, sabi, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan, upang mabuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay para sa akin. At habang ako'y nasa buhay na ito, o nasa daigdig na ito, namumuhay ako sa pamamagitan na, o sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Kung alam natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin, hindi natin yon iwawaglit sa buhay natin. Amen po ba? Yun yung laging tinatandaan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verse 10. Yun din ang inaalala niya. Sabi niya, lagi kong taglay ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa aking katawan. So, kung merong ginawang dakilang gawa ang Panginoon sa atin, hinahanap din ng Panginoon na yung ginawa niya na yon ay tumugon tayo ng paglilingkod. At kasama sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, ang magpasan ng krus. Ibig sabihin, may pagkakataon na ikaw ay lilibakin dahil sa iyong pananampalataya. Huwag mo sabihin na, ayoko na sa pagiging born again. Dati, yung mga kasama ko, okay kami. Pero nung malamang born again ako, iniiwasan na ako. Kasi hindi ko na sila nakakasama. Hindi na nila ako nakakasama sa mga ginagawa namin dati. Ngayon, anong papahalagahan mo? Yung mga ginagawa mo na kasama ang mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, na inilalayo ka naman sa Diyos? O ang gagawin mo ngayon ay yung mga kalooban ng Diyos na inilalapit ka naman sa kanyang kaharian? Ano ang pipiliin mo? So, yan yung mga cross na pinapasan natin. Na minsan ay makakarinig kayo ng mga salita dahil sa inyong pagsunod sa Panginoon ay talagang yung inyong pananampalataya ay lilibakin o pupulaan. Kasama po yan dahil tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Minsan sa inyong trabaho, dahil ikaw ay Christian, minsan mababypass ka sa promotion or sa position dahil ang papaboran yung hindi katulad ng iyong pananampalataya. May mga ganong sitwasyon. Pero bilang mananampalataya, ihanda mo ang iyong sarili. Bahagi yan ng pagsunod, bahagi yan ng pagtawag ng Panginoon sa atin. Bahagi. Ibig sabihin, hindi talaga tayo dyan tinawag, pero bahagi. Na ibig sabihin, hindi natin kailangang iwasan yan. Kailangang pagtagumpayan natin. Because a disciple should know that he is dead to himself, but he is alive in Christ. Number three, a disciple should be totally committed till the end. Ito po yung inaasahan ng Panginoon. Ito po yung demand niya sa atin. Kung talagang tayo isusunod sa Kanya all throughout. Hindi niya sinasabi na walang mahirap na sitwasyon. Pinauna niya na nga sa John chapter 16 verse 33, sabi ng Panginoon, sa mundong ito ay maraming kapighatian, ngunit napagtagumpayan ko na. So talagang ipinagpauna na ng Panginoon sa atin. Pero ganun pa man, andiyan ang Panginoon na tutulungan niya tayo habang tayo'y dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Sabi po ng verse na pinag-aaralan natin, ang sabi, verse 28, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat na makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. Ibig sabihin, tayo bilang mga mananampalataya, di ba, nung una excited tayo, nakilala natin ang Panginoon, at tatandaan ko nung nakilala ko ang Panginoon, talagang yung mga kapatid ko po, talagang mga ano yan, mga fanatic. Pero sa biyaya po ng Panginoon, unti-unti dahil sa pag-share ay nakasama din natin ng ilang panahon ng sandali sa church, sa Marikina, pero later on sila po ay nagpunta na ng Sweden. Si Delia po ay matapat na naglingkod sa Panginoon. Pero iba ko mga kapatid, mga sympathizers. Pero noon po, hindi pa po talagang, pag naririnig ko yung kanilang mga maling katuruan, na halimbawa yung mga may binanggit silang pamahiin, andun agad ako, nakabara agad.
talagang lagi kong inaanugad ang salita ng Panginoon sa kanila. Yun pala, naririndi pala sila pagka ganun. Kasi parang hindi ko na nirespeto nga naman yung kanilang ano, kasi talagang offensive po ako noon. Arabang sigasig ko, kaya alam kong tama, yun agad ang sinasabi ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung sinabi sa akin ng aking panganay na kapatid, sabi niya, "Boy," kasi po buboy ang aking palayo, sabi, "Boy, nirerespeto ka naman namin sa iyong naging desisyon at nakita naman namin na okay naman yan, hindi ka napasama. Kaya lang, respetuhin mo din kami na hindi pa namin naunawaan yung mga bagay na at huwag mong ipilit sa amin." Ibig sabihin, masyado akong andun yung kasigasigan na wala sa lugar, hindi pala nakakabuti, nakakasakal pala yun. Yun yung nangyari sa kanila. Kaya, anong naging sitwasyon para sa akin? Ang nangyari po sa akin ay inunawa ko po sila. Pero minsan, darating po yung time na kung inusig po ako ng aking mga mahal sa buhay, mga kapatid, alam niyo po, nung pumasok po ako ng Bible school, yung panganay ko pong kapatid, ang sabi, kasi nagpaalam po ako noon, at nung panahon na yon ako po ay, ako po yung, di ba, may gawaan kami ng sapato sa Marikina, kami magkakapatid po yun. Tapos, gumagawa na rin ako ng denture, nagmi-mission sa iba-ibang mga lugar dito atin sa Pasig, sa Marikina, kung saan-saan man, pati sa probinsya. And later on, ay nagpaalam ako na papasok sa Bible school. Pero bago po yun, bago ako mag-mission sa malalayo, talagang nag-decide po ako dahil gusto ko po na gamitin ako ng Panginoon sa anumang kapasidad na mayroon. Gusto ko pumasok ng Bible school. Pero dahil yung mga kapatid ko, siguro naisip nila, anong future ko sa Bible school? Anong future ko sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon? So sabi ng kapatid ko, yung panganay, kapag ka, tinuloy mo yung plano mo, pag baba mo ng bahay na to, huwag mo nang ituring na meron kang mga kapatid pa. So imagine niyo po yun, ang plano ko po, magpagamit sa Panginoon, wala akong nakikitang masama na sumunod sa Panginoon, pero dahil yung aking mga kapatid, hindi nila naiintindihan yung aking pagpapasya na ito'y tawag ng Panginoon, sila yung nag-o-oppose. Para sa kanila kasi, yun naman ang makakabuti sa akin. Kasi wala akong future kung doon sa tinitingnan nila na decision ko. Kaya po ang nangyari, paglabas ko po, tinuloy ko pa din po yung tawag ng Panginoon na pumasok sa Bible school at nag-fill up po ako ng form, ilagay doon yung testimony mo. Habang nagsusulat po ako, nag-fill up ako ng form, nababasa po yung form na pinifill upan ko. Kasi po umiiyak talaga ako. Tinatanong ko ang Panginoon, bakit ganon? Mabuti naman yung aking pasya, pero parang pinipigilan ako ng aking mga kapatid. So sa madaling salita po, tinuloy ko pa din dahil mas pinili ko na sumunod sa Panginoon. Hindi sa ibig sabihin hindi ko nire-respeto o hindi ko mahal yung aking mga kapatid. Ang pinaunawa sa akin ng Panginoon, hindi lang pa nila naiintindihan yung aking desisyon. At nung nandun po ako, alam niyo ang pinaisip sa akin ng Panginoon, mas lalo mong patunayan na hindi ka nagkamali sa iyong desisyon. So ibig sabihin po noon, umuwi po ako. Parang isang linggo po na merong Cold War. na nandyan ka pero wala ka. Parang ganun. Siyempre, parang ano eh. Pero ang nangyari po ay lalo ko pong pinakita, hindi mali yung aking desisyon. Pinakita ko po na talagang ang Panginoon ang kumikilos sa aking buhay. At totoo naman po yun. And one time po, masama po aking pakaramdam. May church service na po tayo ng Sunday. Nagpasya po ako na hindi po ako a-attend. Talagang masama po ang pakiramdam ko. Sumisigaw yung ate ko, yung panganay, yung nagsabi sa akin na huwag na akong tumuloy. Boy, hindi ka ba gigising? Malilate ka na sa church. Pagkarinig na pagkarinig ko, masama yung pakiramdam ko, gumaling ako. Alam niyo, bumangon po ako, agad ako, nagbihis ako. Bakit? Kasi alam pala nila yung mga ginagawa ko, nakikita pala nila, minamarkahan nila. Eh paano kung hindi ako nagtiyaga till the end? Kung mas pinakinggan ko yung kanilang pag-persecute sa akin at sinabi ko sa Lord, "Lord, kung ganito ang pagsunod sa iyo, wag na lang. Ang dami pala mga hadlang, sa dating buhay na lang ako." Pero yun po ang inilagay ng Panginoon sa akin, manatili kang tapat. Pakita mo na hindi mali ang decision mo na sumunod sa akin.
At nagulat ako, yun nga, isang araw, sila na po nagpupus sa akin. Kasi nakikita nila ang ating buhay. So ano po ibig sabihin ito? A disciple should be totally committed till the end. Na dito po pinapakita sa atin na kung ikaw ay isang nagtatayo ng pundasyon, kung alam mo na ang pagsunod sa Panginoon ay mabuti, ihanda mo ang iyong sarili kasi hindi yan bed of roses. Ihanda mo ang pagsunod sa Panginoon na sabi, katulad yan na nagtatayo ng bahay na titingnan niya yung pundasyon, kailangan matapos itong itinatayo niya. Hindi yung sa pagsisimula, wow, praise the Lord, hallelujah, taas ang kamay, nung na-persecute na ayaw ko na. Hindi, ang pagsunod sa Panginoon ay isang seryosong bagay. Kung kilala mo ang Panginoon na seryoso sa iyo, seryoso ka ding sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yung parang nasabihan ka lang, ay sila, hallelujah, praise the Lord. Nahiya ka na din, ayaw mo na ipakita yung pagsunod mo sa Panginoon. Hindi. Noon nga po, yung Biblia eh. Di ba? Talagang daladala, tinataas, hawak-hawak dito. O kasi gustong ipakita talaga na mananampalataya. Yung iba, pag napupula, pupunta ka ng church, alam na dala ang Biblia, para hindi nababatiin, tinatago na ang Bible. O, di at least ngayon, bihis ka lang, hindi na napupuna yung Bible. Kasi para sa iba, minsan na-offend sila na nakikita na nga may Bible at nakabihis, pupunta ka ng church. Sa iba, simple yung pagbati lang, pupunta ka ng church, parang ayaw nila nang binabati sila. Dapat proud tayo. Dapat mas matuwa tayo. Totoo, pupunta ako ng church. Kakatagpuin ko ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas. Hindi ko ikakahiya ang aking Panginoon. Hanggang wakas. Amen po ba? At minsan, ang unang pipersecute sa'yo, mahal mo sa buhay. Kasi sila ang nakakakilala sa'yo. Alam ang buhay mo. Kaya sila din ang patotohanan mo na talagang ikaw ay binago ng Panginoon. Makita nila yung pagbabago ng buhay. At ang maganda, mga kapatid, sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, kaya natin mapagtagumpayan ang paglalakbay na ito. Sabi ng banal na kasulatan kasi, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa atin, siya rin ang magtatapos nito. Kaya kung alam mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon, dadaan ka sa mga pagsubok, pero sa mga pagsubok na yon, kasama mo ang presensya ng Panginoon. Si Elias po, napakagiting na propeta ng Diyos. Sakita natin yung pakikipaglaban niya doon sa altar. Nagpababa siya ng apoy. Pero later on, kita natin, depression sets in. Di ba? Magiting na lingkod ng Panginoon. Kahapon, kalaban ang mga propeta ni Baal. Pagkatapos, kinabukasan, Lord, gusto ko nang mamatay. Imagine niyo yun. Bakit? Kasi minsan nga, sa ating pagsunod sa Panginoon, may mga circumstances na talagang panghihinaan ka ng loob. Reality, ang depression, mga kapatid. Andyan kasi ang kaaway. But God also is real. Na even dun sa ating mga depression, God is there to give us hope. Yun ang nangyari kay Elias. Lord, kunin mo na ako. Gusto ko nang mamatay. Ano binigay ng Diyos? Lakas! Kasi gusto niya nang pinanghihinaan na siya. Pero nandun siya sa presensya ng Panginoon. Ibinigay ba ng Diyos yung kanyang kamatayan? Ang binigay ng Diyos, yung kailangan niya. Kailangan mo ng lakas. Sige, magpalakas ka muna. Sige, medyo may problema ka. Sige, pahinga ka lang muna. Pinakain ng anghel. Ay, ng raven, ano? Di ba? Pinagdala pa ng pagkain. Imagine niyo po yun. Bakit? Kasi totoo naman po talaga na marami mga hadlang. Pero ang Diyos na nagpasimula ng iyong mga takbuhin, siya din ang magwawakas niyan. Sapagkat ang disciple, maganda ang simula. Tatapusin ang kanyang takbuhin hanggang wakas. Amen po ba? At tayo po yon bilang mga tagasunod ng Panginoon. Matyagang susunod sa Panginoon at magtatapos sa takbuhin na inilagay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yan po ang disciple. Number 4, a disciple should be fully surrendered to the Lord. Verse 31, o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat ng kanyang buhay. Anong ibig sabihin nito? Ang pinapakita naman dito ng Panginoon ay picture of war. Na kapag ang isang hari, meron siyang mga sundalo at alam niyang hindi niya kaya magtagumpay, anong gagawin niya? Alam niya rin yung art of surrender.
Hindi laging ang isang mandirigma ay laging nagtatagumpay. Kinikilala din minsan ng isang ng isang soldier, ng isang manglalaro, yung defeat. At sa buhay na ito, minsan meron talagang nakaka-experience ng iba-ibang mga pagbagsak, hindi laging tagumpay. Pero ang maganda mga kapatid sa Panginoon, yung ating lubos na pagsusuko ng buhay sa Panginoon is actually yun yung way ng pagtatagumpay natin. The best surrender that you can do to win in this life is to surrender your life fully to the Lord. That is the best surrender na pwede ninyong magawa. Yung pag ikaw ay isang sa gera, pag ikaw ay nag-surrender, ikaw ay naging prisoner of war, ang may enjoy mo ay mahirap na buhay. Mahirap po ang maging prisoner of war. I-deprive ka ng liberty. Maraming mga bagay na ina-enjoy mo na mawawala. Bakit? Kasi ikaw ay bihag. Pero ang buhay na fully isinuko sa Panginoon, yun actually ang pinakamagandang surrender na magagawa natin. Because instead of being slave, ano sabi ng Panginoon? You are no longer slave, but free. Tayo po ay malaya na anak ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kaya yung pagsusurrender natin sa Panginoon ay hindi kalugihan, hindi kataluhan. Kaya hinahanap ng Panginoon na tayo bilang kanyang mga alagad ay sa kanya tayo nagsusurrender ng lubos. Kaya verse 33, gayon din naman, hindi maaari maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Yung isang hari na alam niyang hindi niya matatalo yung kanyang kalaban, he will accept defeat. Magsusurrender siya sa tao na yan at susundin niya yung kagustuhan ng hari na yon na mas nakahihigit sa kanya. The same thing with the disciple. Tayo, kung isinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon, hayaan natin na ang Panginoon ang mag-direct ng ating buhay. Sundin natin siya kasi sa kanya na tayo nag-surrender eh. Kung kanino ka nag-surrender, siya ang master mo. Ngayon, kung tayo, master natin ang Panginoon, dapat siya ang sinusunod natin. Ngunit ang nangyari, kinukonsider natin, Jesus is our Savior. Pero Lord, that's another thing. That's a question mark para sa marami. Kasi kailangan natin ng tagapagligtas, pero pag sinabi na ng Panginoon, unahin mo ako, sundin mo ako. Hindi na magawa. Bakit? Hindi niya talaga Lord ang Panginoon. Pero kung Lord mo ang Panginoon, uunahin mo siya, priority mo siya sa iyong buhay. Amen po ba? Isusurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi kapag ka ang Panginoon ang nag-direct ng buhay mo, dadalhin ka niya sa pinakamainam. Hindi ka ilalayo ng Panginoon, hindi ka dadalhin ng Panginoon sa kapahamakan. Kung kilala mo kung sino ang pinagsusukuan mo ng buhay, na ang Panginoon ang may hawak ng iyong buhay, definitely, sabi ng Lord nung dumating sa dito, na parito ako para bigyan ng tupa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niyo po ang kalagayan ng tupa, napakaliit po ng kanilang yung sense of direction nila, kaya sila madaling mawala. Kasi parang within 1 meter lang, yan lang yung abot ng kanilang tingin na, kaya madali siyang mawalay pag wala sila sa flock. At isang katangian po ng tupa ay napakaamo. Ang tupa po ay makikita natin na dinadala na sa katayan, susunod lang yan. Pero yung baboy, kambing, yung manok, pinatay na, nagpipipiglas pa, wala na yung ulo, talagang pahagal. Ang ingay pa din, nagkikreate na, yung baboy lalo na. Ang ingay. Pero ang tupa, napakaamo. Ang kaibahan po din ng tupa sa kambing, ang kambing, bigyan nyo po ng tali, talian nyo ang kambing, magpupumiglas yan. Talagang yung pagkakatali sa kanya, aalisin niya yun. Kasi ayaw niya na siya ay itinatali eh. Ang tingin niya doon sa tali ay hindi makakabuti sa kanya, kaya magpipiglas yan. Samantalang ang tupa naman po, pag binigyan mo yan ng tali, talian mo yan at hilain mo, susunod sa'yo yan. Pag tumigil ka, titigil din yan.
Pero ang kambing hinihila muna, talagang nakikipaglaban, parang talagang umaano pa eh, yung kanyang paa ilalaban sa lupa. Hinihila mo, ayaw sumunod. Kaya tayo po itinulad sa mga tupa. Maaring yung sense of direction natin, madali tayong mawala, pero madali din tayong sumunod pag nakita natin na karapat dapat sundin yung humihila sa atin. Amen po ba? Kung alam mo na ang Panginoon ang nagdedirect ng buhay mo, siya ang humihila sa'yo. Yung lubid na binibigay na hinihila ng Panginoon sa'yo, hindi yung pangsakal. Dinadala ka niya sa mainam na batisan, sa mainam na pastulan. Amen po ba? Kaya hindi ka dapat mag-resist sa Panginoon. I-surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Dadalhin ka niya. Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still water. Gagawin ng Panginoon ang lahat ng mabuti sa mga tupa. Kasi kailangan ng tupa ng gabay. Kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. And we have to surrender our lives to the Lord to enjoy His promises. Yan po yung pang-apat. And lastly, a disciple should keep his word. Bilang isang alagad, dapat makita natin yung ating halaga sa Panginoon at panatilihin natin yung ating halaga sa Panginoon. Verse 34 and 35, ang sabi, mabuti ang asin, ngunit kung ito'y mawalan ng lasa, hindi na ito mapaaalat uli. Walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukunan ng pataba. Kaya't ito'y tinatapo na lamang ng mga tao, makinig ang may pakinig o pandinig. Ang asin po ay napakahalagang bagay sa kusina. Ito po ay nagsisilbing preservatives. Nagpapabagal ng pagkabulok ng mga bagay. Yan po yung significance ng asin. Meron siyang property na kapag ka inilagay mo siya, kaya noon po yung naririnig nating mga tapa, eh maalat po yun. Asin talaga po ang nagpe-preserve noon. At noon yung mga nomads, yung mga naglalakbay ng mga traders, may daladala po sila ng mga pagkain, at maglalakad po yan, maglalakbay sa mga malalayong lugar. Ang baon po nila na alam nilang tatagal ay yung mga tinapa, mga karne na iinano ng binalot ng alat, ng asin. Kasi tumatagal ang buhay. May naalala po ang kwento na nomads, dun sa kanya pong paglalakbay, dahil nga po, napakahalaga ng kanilang mga baon, ang problema, nauubos po yan. Kailangan bago ka dumating sa destinasyon mo, meron ka ng, kumbaga aabot yung pagkain mo. Ang problema po, itong nomad na ito, inuud na po yung kanyang mga baon dahil nga po sa sobrang tagal na nun paglalakbay niya, di pa siya nakakarating, nasisira na yung mga pagkain niya. Kaya, nung nagsindi po siya ng ilawan at kakain po siya, wag yung mandidiri, pero sino man tirin dito. Pero yun di ba, minsan pagkain natin talaga inuud. So kada lalabas niya yung mga karneng inano niya, nakikita niya yung mga gumagalaw na uud. Meron na naman tapon. Nagugutom na po siya. Ano gagawin niya? Iniisip niya, paano kung lahat may uod na? Alam niyo kung ano ginawa niya? Pinatay na lang yung ilaw. Kasi kung makikita niya lahat yung kanya kinakain na may uod, hindi siya makakakain kasi nakikita niya may uod. So sa gabal pa pala yung ilaw. So pinatay na lang niya. Hindi niya na makikita yung uod. Kain pa rin siya. Mahalaga kasi yun. Malamanan ng kanya sikmura. Pero mahirap. Pero yun po ang property ng asin. Ang asin nagpaparetard, nagpapabagal ng pagkabulok, pagkasira ng pagkain. Pero sabi po dito, nawawalan din pala ito ng alat. At minsan po ang asin, kapag yan ay nawalan ng alat, ginagawa din yung panambak. Tinatapon po yan, iniitsa, ginagawang panambak. At least, yung asin na yon nawalan ng lasa, pwede pa rin, may pakinabang pa din, maapakapakan, pwede, no? Kaya lang, dito po, itong asin na sinasabi dito, 35, walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukunan ng pataba. So, talagang pag nawala na pala ng alat, nawala na ng lasa ang asin, talagang useless na siya.
Now, anong ibig sabihin ito sa atin bilang mga mananampalataya? Sabi ng Biblia, kayo ang asin at ilaw ng sanglibutang ito. Ibig sabihin, we are useful sa kaharian ng Diyos. Binigyan tayo ng halaga. Noon, wala tayong halaga eh. Pero nung nagkaroon na tayo ng halaga, sabi ng Panginoon, kayo'y asin at ilaw ng sanglibutang ito. Kung mahalaga ang asin noon, mahalaga din ang mananampalataya sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y asin at ilaw. Kaya lang, kung tayo'y asin at ilaw, anong sinasabi ng Panginoon sa atin bilang mga alagad? Keep your word. Mahalaga kayo sa akin, panatilihin nyo yung inyong kahalagahan. In what way? Paano nating mapapakita yung ating kahalagahan? By following the Lord. Mahalaga lang ang ating buhay, meron lang katuturan ang ating buhay dahil sa Panginoon. Pero kapag tayo'y humiwalay sa Panginoon, hindi na tayo ginagamit ng Panginoon, nawawalan ng lasa yung ating buhay. Ang lasa nito o ang uri na nito ay yung kabulukan ng mundo, yun na rin ang nasa atin. Kaya yun ang dahilan kung bakit yung iba, pag nakita, ah, mananampalataya yan. O kaya, ah, dati palang mananampalataya yan, kaya wala na kasi sa Panginoon. Di ba, minsan ganun eh, parang pangit na yung expression nila. Pero pag ikaw ay nakikita nila talagang tapat sa Panginoon, tandaan nyo, makikita nyo talaga, mismong yung mga tao nakapaligid sa inyo, natutuwa sila na ikaw ay Christian. Ah, kaya pala, alam mo, nung makita kita, tuwang-tuwa ako, iba ang espiritu mo. Christian ka din pala. At kahit minsan hindi Christian, nakikita ng unbeliever yung buhay mo, ah, kaya ka pala ganyan. Mananampalataya ka pala kasi meron din kaming kapitbahay. Ganyan din, katulad mo. So meron silang magandang patotoo na nakikita. Pinananatili nila yung kanilang worth. Amen po ba? At yun din yung sinasabi dito sa atin ng Panginoon. Kung tayo'y asin, kung tayo'y alagad, meron tayong worth sa Panginoon at sa mundong ito. Maaring sa tingin ng iba, minsan kung tuturuingin tayo sa ating status, maaring pag tiningnan yung ating mga kalagayan, sa education, maaring sabihin nila na pwede tayong minosin. Pero hindi yun ang importante, ang issue dito, sino tayo sa harapan ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. It's not what people think about you. It's who you are before the Lord. Kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, yun ang dalhin mo. Yun ang pangalagaan mo. Yun ang tayuan mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Huwag mong isipin yung sinasabi ng tao sa'yo. Meminosin ka, mamaliitin ka. Totoo naman yun. Tanggapin mo yun. Anyway, bilang disciple, patay na tayo eh. Di ba ang patay? Masasaktan pa ba ang patay? Hindi na eh. Patay na nga tayo eh, di ba? So kung inaalipusta ka nila, inaalipusta nila yung patay na Ricky, yung patay na Sylvia, eh hindi na yun mapapahiya. Patay na nga yun eh. Ang mahirap yung napapapulaan tayo dahil mali yung ating pamumuhay ng pananampalataya. Yun ang mahirap. Pero kung tayo tumatayo sa Panginoon at pinupulaan tayo dahil sa Panginoon, maggalak tayo. Di ba yung nasabi ng Matthew chapter 5, maggalak kayo kung dahil sa akin ay inaalimura kayo, inaalipusta kayo. Bakit? Ang pangako ng Panginoon, great is your reward in heaven. Amen po ba? Great is your reward in heaven. Kung dahil sa Panginoon, nakakaranas tayo ng mga pag-aalipusta. So keep your word bilang mga alagad. Keep your word. Hindi po sayang ang ating buhay na isunusunod natin sa Panginoon. Marami po mga alagad sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Sabi ng Hebrews, talagang ang kanilang buhay, hindi na nga inisa-isa. Kung mapapansin niyo po, Hebrews chapter 11, inisa-isa doon yung heroes of faith, may mga pangalan sila. Pero bandang kalagitnaan, may mga binanggit doon ng mga sumunod sa Panginoon na umasa din sa Panginoon, pero nameless na sila. Pero nanatili din silang tapat. Hindi sila maaaring katulad nila Abraham, nila Noah, o sino mang mga great heroes of faith. Pero maging ito mga taong ito na mga walang pangalan, pero nanatiling tapat sa Panginoon. They keep their word or they kept their word. Nanatili sila. Kaya yung mga sumunod na henerasyon, nanatiling tapat. Nakita nila na mayroong mga tapat. Kaya yung pananampalataya nagpatuloy. Ano sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1? Dito po tayo magtatapos. Hebrews 12, 1 and 2.
Sabi po dito, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Pansinin niyo po yung sinabi dito, lalo na yung verse 1. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Sino yung tinuturing dito ang makapal na saksi? Yung Hebrews 11. Yung mga nanatiling tapat, yung nagpatuloy hanggang wakas, yung mga nagpakita na hindi sayang ang pananampalataya. Tingnan natin yon. Yung sinasabi dito ng author ng Hebrews. Naliligid tayo ng mga mananampalataya na tapat. So kung sila'y mga tapat at hindi nasayang yung kanilang pagsunod sa Panginoon, ganun din ang gawin natin. At ano sabi dito? Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Yes, maraming mga struggles bilang tagasunod ng Panginoon. Maraming mga challenges. Marami po, maraming mga problema. Pero ang maganda nito mga kapatid, dahil kasama natin ang Panginoon, maging dun sa hirap na yon kasama natin ang Panginoon, siya nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya kaya po natin. Hindi po mawawala ang ating halaga kapag ka tayo'y nasa Panginoon. Nawawala lang ang ating halaga kapag ka lumayo tayo sa Panginoon. Amen po ba? A disciple should keep his word. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ngayong taon po na to, as we really follow the Lord, ang nais ng Panginoon ay mga alagad, kanyang mga lingkod na talagang siya ay inuuna sa kanyang buhay. Ang Panginoon ang inuuna sa kanyang buhay. Kaya ngayon po, saan mang aspeto ng buhay nyo, tingnan nyo, talaga bang ang Panginoon ay priority sa inyong buhay? So lahat ng inyong gagawin, titingnan nyo, talaga bang ang Panginoon ay priority sa aking buhay? Kasi yun ang demand ng Panginoon. Kaya anumang bagay na ginagawa ninyo na hindi nakikita na ang Panginoon ay hindi na pa-prioritize, lagi nyo i-check ang inyong kalooban, Lord, patawarin mo po ako, pero nais ko po na ikaw ang priority ng aking buhay. Kasi yun talaga ang demand ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga alagad. At kung sa inyong pagsunod sa Panginoon, nakikita nyo na sa halip na patay na tayo sa ating sarili, yung sarili pa rin ang nagahari. Tandaan nyo, sabi ng Panginoon, dapat yung buhay natin, patay na tayo sa Panginoon, pero alive tayo kay Jesus Christ. So dapat si Kristo na sa pagsasalita natin, is Jesus Christ being glorified sa uri ng pagsasalita natin? Nababago ba ang ating mga pagsasalita, ang ating pamumuhay? Talaga bang pag tiningnan tayo, disciple na tayo? O pag tiningnan tayo, parang hindi pa nakikita ang Panginoon sa buhay natin? Kasi a disciple reflects his master. Kaya dapat mag-reflect ang Panginoon sa buhay natin. Wala na ang Panginoon, pero makita na si Kristo ay nabubuhay sa atin. Na talagang patay na tayo sa ating sarili, pero buhay si Kristo sa atin. So yun yung dapat nakalagayan natin bilang mga alagad. Amen po ba? At yan yung dinidemand ng Panginoon. Handa na dalhin ng cross ang sacrifices. Dahil alam natin, pagkatapos ng cross, ay mayroong crown na naghihintay sa atin. Sabi ni Apostle Paul, iaalay na ako. Di ba? Pinanatili niya yung kanyang pananampalataya at naghihintay sa kanya ang crown, ang putong na inihanda ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niya, naging tapat siya till the end. Kapag ka ikaw ay conscious na alam mo, ikaw ay anak ng Diyos, kasama mo lagi ang Panginoon, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.